ngayon, oh. Woohoo! Kumusta mga kapotpot? Sa maulang gabi sa ating lahat. Woohoo! Excited ako, excited! Hindi masyado halata. So, kitang-kita nyo naman, medyo maulan ng konti. Ang biyahe natin ngayon, Bicol! So, mag-isa lang ako rumide out ngayon. Tapos, si Sir Ronnie, kikitain ko somewhere sa Caloocan. Tapos, kikitain namin ibang kasama namin sa kilometer zero na. So, Team Apple at Royal Manila Mustangs ang magkakasama mabiyahe ngayon. Time check, 6:50 ng gabi. Webes ng gabi ngayon. Mahaba-haba biyahe ito. Kunin nyo na yung mga popcorn nyo, tsaka yung mga tagay natin dyan. Yung mga sumasat habang umiinom ng vlog. Ay, umiinom ng vlog. Yung mga sumasat habang nanonood ng vlog. Tagay na yan. Pero bago ang lahat, huwag natin kakalimutan ang matandang kasabihan. Ang kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay suswertihin. Ang hindi mag-skip ng ads, mas lalong suswertihin. Let's go! Woohoo! Yun, nandito na tayo sa Ibonifacio. Ito, C3 na to. Kakanan tayo dito, papunta ang LRT. Diyan natin kikitain si Sir Ronnie. Ayun o, si Sir Ronnie o. Sir Ronnie! Ayun na, kasama na natin si Uy, si Batman. Ayun o. Uy, Batman, maraming salamat mga kapotpot sa mga nagsasala at nabigay ng panalangin na sana'y maging ligtas ang aming paglalakbay. Saludo po kami sa inyo at maraming salamat po! Time check 8:13 ng gabi. Nandito na tayo sa Rojas Boulevard. Sir, magandang gabi. Time check 9:07. So ito yung simula ng ating more than 500 kilometers na biyahe. So narga na tayo. Unang stop natin, San Pedro, Laguna. Ikitahin natin itong si Doc. So galing kilometer zero, diniretso lang natin ito Rojas Boulevard. Hanggang dito, tatawid na tayo ng EDSA. Uy, ang liwanag dito. Nandito na tayo sa Parañaque. Dire-diretso lang ito. Tapos sa Bilanduro, Las Piñas. Ayan mo yun. Ay! Ang liwanag dito sa street na to. Ang ganda, oh. Time check, 9:53. Nandito na tayo sa Las Piñas City. Pagdating dito sa Zapote, wakali kami rito. Time check, 10:30 ng gabi. Nandito na tayo sa Philinvest, Alabango. Nararamdaman ko umuulan-ulan na. No, kailangan natin sumilo makapagkapote. Lalamigin tayo nito mamaya, mukhang tuloy-tuloy na 'tong ulan na 'to eh. Aba, walang huminto para magkapote, laban na. Pasok na tayo ng munting lupa. Ayun. Ayun ang lakas. Nagsigili na sila doon tayo sa may ano. Aba, dumiretso pa rin. Ay, hindi, pawala na. Pawala na 'yung ulan. Parang pinipegay kami nung ulan ah. Kanina bumubuhos isang bigla tapos nawala na. Ay, huminto sila oh. Nawala na eh, mamaya magkakaroon, mamaya meron, mayroon nila, may wala dala. Ay, huminto na. Kapote eh. Ah, pati sila naghintuan dito yun, magkakapote sana kaya lang. May between na kami nakita. Kaya medyo okay-okay na, try natin ulit sa may San Pedro. Kung ulan, o kaya banda rin sa una pag umulan. San Pedro eh. Ha? Malapit na San Pedro, di ba? Ah, sir, malapit na. Yung Royal Manila pala, bali anim sila ngayon.
Nung nag-Manila pagkutput kami, lima lang sila eh. Ngayon, anim. Pero dalawa sa kanila bago. Yung iba, sila pa rin nga. Si Sir GK, si Dudes, si Grace, tsaka si Mark. Ay, mamaya, pag maliwaliwa na, kikilalanin natin yung dalawang bago. Tapos amin naman sa Team Apple, kami lima pa rin. Ako, si Charles, si Ronnie, Sir Noel, tsaka si Doc. Ayun na si Doc, dito nagantay. Ba't dito ka nagantay, Doc? Talo ko, sa Jollibee San Pedro mag-aantay. Ay, may mga kapot-pot tayo nandito. Si Doc, naka-folding bike na naman. Ingat, Doc. Good, thank you. Time check, 11:03. Dito dapat natin tatagpuin si Doc, San Pedro. Pero dinunagabang pala sa Muntinlupa. Yun, regroup tayo rito. Ah, may mga kapot-pot pang nag-aantay yata. Oo nga, meron nga. Ito, mga kapot-pot natin dito sa San Pedro. Let's go! Oh, nalis na tayo San Pedro. Meron pa tayo na-meet ng mga kapot-pot natin. Tapos yung iba, sasabay dyan sa likod natin. Next stop natin, bandang Turbina na. Doon na yata tayo kakain. Time check, 11:19. Nandito na tayo sa Pasita. Pasita Complex. Nandito sa bandang to sa kanan. Ay, hindi tayo sandali. May naipon na yung mga kapot-pot natin dito. Uy, 11:20 na, 11:30. Tsatsagaan ng mga kapot-pot natin. Salamat sa inyo. Salamat, salamat. Yun, nakalis na kami ron. Grabe, solid yung mga kapot-pot natin na yun. Ating gabi, nag-aabang sa kalsada. Inaabangan yung pagdaan natin. Salamat sa inyo, mga kapot-pot. Solid to solid. Woohoo! Time check, 11:40. Andito na tayo sa Santa Rosa, Laguna. Ito pala, nasa likod natin si, ano, si Christian. Sasabay din ng papuntang Kalamba. Ayun, no? Galing siyang Cavite. SM City, Santa Rosa. Hoy, lumalakas na naman yung ulan. Ayan na, mukhang nakot, gigilid kami. Kailangan na yung magkapote. No, kanya-kanyang suot ng kapote. Ayun na, alas na tayo dito sa Kabuyaw. Nakapagkapote na kaming lahat. At mukhang dinitigil talaga yung ulan. Mukhang dire-diretso na hanggang mamaya. Yun, tama-tama. Nakakapote na kaming lahat. Mukhang pahinto na yung ulan. Pambihira yun. Ay, napaglaro na naman kami. Ayun, may toll gate ulit tayo dito. Mga kapot-pot natin. Kabuyaw na to, no? May na-flat sa amin, si Mark. Oh, so, palit muna ng gulong. Ayun, habang nag-aayos si Mark, meron tayong kapot-pot dito, si Sir Ralph. Ayun, kamusta po? Kamusta po? Ay, nako! Oo nga pala! Alas 12 na! Happy birthday, Charles! Happy birthday, Charles! Happy birthday! Happy birthday, Charles! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Time check! 12:30 ng hating gabi. So, tumigil na ulit yung ulan. Nakapagtanggal na kami ng kapote. Larga na ulit. Iyon, no? So, mga 3 minutes pagkatapos magpalit ng gulong ni Mark. Meron naman tayo mga kapot-pot dito. Ito, mga nag-aabang dito. Grabe, alas 12:30 ng gabi. Biruin mo, 12:27. Huwag mo kasing bibiruin, Dok. 12:27, nandiyan nakaabang sa atin. Solid. Nakantahan na ba natin ang happy birthday si Charles? Ang date na ba? 18. Si Ocho? Bukas pa birthday ko, 19 eh. 19 ka ba? Ang bihira yun. Uy, 12:46. Nandito tayo sa Kabuyaw pa rin. Meron tayo mga kapot-pot ulit na nandito. Ayun. Uy, nandito na kami sa Kalamba. Balikan natin si Doc. Mukhang na-flat din ah. Ayun, biglang huminto. Nagkukwentuhan lang kami kanina eh. Yung majority ng grupo, nauna na. Kami dito si Doc, nagka-problema yata. Ewan ko kung na-flat ba o ano. Tingnan natin. Kanyari? Carrier, kumalas. Kumalas yung carrier? Ah, screw lang. So, kailangan lang i-screw. Ah, okay. Minor, minor. 12:47 ba lang? So, kaming tatlo. Ako, Sir Noel, tsaka si Doc. Iwan muna kami rito. Yung iba malamang sa saan pa tayo hinto? San Pablo? Oo. Oh. No, malamang iba San Pablo na maghihintay yun. Yun, tapos na magayos si Doc nung rock niyang maluwag. Ako, panahon na hindi ko maintindihan. Kumaambo ng medya-medya, hindi naman tayo makapagkapote kasi pag nagkapote ka, mainit.
Tapos masaya yung kalsada kaya di rin tayo makapaspas. Medyo-medyo lang, medyo madulas eh. Nagkapote na ulit ako, ang lamig eh. Pero sila Doc, hindi sila nagkapote oh. Saka Sir Noel, hindi rin. Diretso lang sila ako, giniginawa ko eh. Oh, may mga nahintuan pa tayo rito mga kapot-pot, taga-Kalamba. Salamat sa inyo. Grabe, 1:14 ng madaling araw. Merong kapot-pot na nag-aabang, napakasolid. Wala akong masabi. Binalikan natin si Doc saka si Sir Noel, din na rin nakatiis. Yun, hindi kinaya yung lamig. Malamig talaga mga kapot-pot. Grabe, saka lumalakas na yung ulan. Yun, tara na. Eto, mukhang seryoso na to. Wala nang tanggal ng kapot ito hanggang mamaya. Sila Sir Ronnie Charles saka sila Sir GK Royal Manila, nasa unahan na. Nahuli kami kasi nga kanina si Doc nagayos ng ano niya, ng carrier. Ayun ulit dito sa tapat ng SM City Kalamba. May mga kapot-pot pa rin tayo rito. Yun, grabe. Tapat ng SM City Kalamba. Andun sila kanina parang alas 10 pa ng gabi. Anong oras na? Mag-alas 2 na. Grabe. Mabuti, maliwanag-liwanag dito ng konti sa Kalamba. Hindi tayo mahirapan pumadyak kahit basa yung kalsada. Yun, nandito na tayo sa turbina. Ayun na naman sinasabi ko. Nawala na naman yung ulan. Tapos balot na balot ako ng kapote. Ang init. So, hinto muna ulit kami. Tanggalan na ulit ng kapote. Napaka init. Grabe, ulan, tigil. Tapos may konting ambo pero sobrang init. Tanggalan na lang ulit ng kapote. Ayun, dito sa may total. Paglampas lang ng total, may kainan pala oh. Ang pagkain natin? Magnet, mami, lugaw, lomi, binuguan, kanin, bagnet. Ay, time check, 2:43. Nandito pa lang kami sa turbina, katapos lang namin kumain. Kita mo, walang ulam pero puro kami mga nakakapote, ako lang pala. Si Doc, hindi. Pero marami nakasuot ang jacket kasi sobrang lamig. At gaya nga ng inaasahan, suot na naman ng kapote. Kanina malamig pero hindi nagkapote si Doc, pero ngayon umuulan na. So kailangan na magkapote. 2018 na biyahe namin, ganito rin, tila, ulan. Pero hanggang Bicol na to. Hanggang Bicol na. Trio 3. Andito na tayo sa Santo Tomas, Batangas. So, medyo humina-hina ng konti yung ambon. Pero maginaw pa rin, maginaw. Ako, naalala ko itong lugar na to. Ito yung mahirap padyaka kapag malakas yung hangin. Pag konting iip ng hangin, sa lumo, parang ang layag na ito. Tignan mo naman, no? Dito sa may pamilihang bayan ng Santo Tomas. Nakakailang ng konti yung mga nakakasabay natin dito. Ang lalaking truck. Ayan, no? Mga kapot-pot natin, alas 11 pa raw nandun, eh anong oras na, alas 3 pasado na. Opya, hindi tayo. Na-flat si Doc. Pahinga muna tayo konti. Buti na lang sakto, may ilaw dito sa napagdaraan niya. Yun, so palit muna ng gulong si Doc. Pinapakaramdam ako yung sapatos ko dahil ano, ngangan na yun. Hello. Nakanganga na yung sapatos. Pag bumigay ito, wala na. Buti na lang, mayroon akong bawang tapak sandals. So yun ang gagamitin ko mamaya. Parang first time na flat ng folding bike mo Doc, no? Sa mga rides natin. Mga kaibigan, stapler. Medyo malayo-layo na siguro agad sa amin nila Batman. Hindi na maabot ng radyo ni Doc eh. Time check, alas 4 ng madaling araw. 9 kilometers away pa kami from San Pablo. Medyo delay ang ride namin dahil sa mga flat, tapos maulan. Hindi makatakbo ng mabilis, ilang beses na hinto, ilang beses na palit ng kapote, tanggal balik, ganun. Kaya, ayun. Naalala ko nung Manila to Bicol ride namin noong February. Alauna ng madaling araw, nasa San Pablo kami. Tapos mga gantong oras, alas 4, nasa Lucena na kami nito. Na, dito na tayo sa Alaminos. Noong February, sabi ko, Alaminos, Batangas. Alaminos, Laguna pala to. Yun, nagawan din ng paraan ng headlight.
Kanina pa ako nahihirapan pumadya kasi tumatama dun sa baba dun, no? Sa may plastic sa harap po yung ilaw. Kaya ngayon sinadjust ni Doc ilagay sa helmet. Kaya ayan. Oh, ngayon nasa helmet na yung ilaw ko. Kitang-kita ko na yung kalsada ngayon. Woohoo! Oh, muulan na naman. Malamig na naman. Ano ba yan? Oh, nandito na tayo sa SM City, San Pablo. 4:32 na ng umaga. Yun, ay salamat. Medyo lumiwanag yung daan dito sa San Pablo. Tsaka wala masyadong lubak. Kanina ang hirap eh, madilim. Tsaka lubak-lubak. Ang hirap pumadyak. Ayun na, dito na kami sa 7-Eleven. Ah! Nakarating din. Tara, saan tayo? Sena, magkakapende, magkalina. Hindi, pero hindi proper, doon lang sa labas. Sa down terminal. Nako, sarado yun. Pabuksan ko. Di ba may 7-Eleven doon sa piano? Sa loob yun eh. At ako itong Jollibee may 7-Eleven. Pero parang 41 kilometers po yun. Oo, oh, ano naman siya dito naman? Oh, kapi na muna. Candelaria. Kapi na, kapi na. Kapi na, kapi na. Oo, oh, si Sir Noel, kapi na raw. Kapi na siya. Ayun pala yung ginagawa mo! Palong-palong! Yung reaction ni Sir Rony! Ah, dinagaya mo! Wala na naman ang naging bantay. Ayun ako binabantayan niya. Alam mo, Kim? Oo. Ha? Chance! Ah, sabi sa'yo. Natulog eh. Nasarap na natulog, ginising ko pa. Ay, may mga kapot-pot pala tayo dito, ayun silang dalawa, oh. 4:46. Dito kami sa 7-Eleven San Pablo. Ang lamig. Ayaw tumigil nung ano, ulan. Ah, so pahinga muna. Doon, time check 5:25. Paalis pa lang kami dito sa 7-Eleven San Pablo. Medyo napaidip din ako ng konti dito, ah. Doon, hindi umuulan pero puro mga naka-jacket kami, malamig. Malamig ang umaga, mga kapot-pot. Ay, ang ginaw! Ayun, meron ulit tayong mga kapot-pot na nandito. Hello! Hello! Sir, ingat kayo, ah! Thank you! Ayun, may pa-sandwich pa pala. Mga kapot-pot, ay, maraming salamat. Ayun, kasi mamaya lang. Thank you, thank you. Yung buti na lang dito sa San Pablo, mula to sa 7-Eleven kung saan kami huminto hanggang dito, pababa, tapos lumiliwanag na rin, kaya medyo swabbing-swabbing yung padyaka natin. Well, time check, alas 6 ng umaga, papasok pa lang tayo ng province of Quezon. Uy, ganda naman ang view ng bundok na yun, no? Kung gabi tayo napadaan dito, di natin makikita yan. Ayun na, tatanggal muna ng jacket si Batman at init na siya. Uy, kalahin mo yun, no? Galing to sa mga kapot-pot natin kanina, maraming salamat ako. Yung nasa San Pablo, nabigyan ng sandwich. Ay, kapot-pot pa natin ayun, no? Uy, ganda ng sikat ng araw. Good morning mga kapot-pot. May na flat. Power nap, power nap. Habang nagpapalit ng gulong in a flat. Kasi Sir JK, yan dun sa ano. Hindi na natin nilapitan masyado, baka magising pa. At importante yung power nap na yon. Kanina ako, nagpower nap din ako sa 7-Eleven eh. Shoutout, Philippines. Nantay ko na lang magpapay ito eh. Hindi. Ngayon, pasok na tayo sa Municipality of Candelaria. Ito, hinto tayo sa munisipyo. May mga kapot-pot tayong taga dito sa Candelaria. Picture-picture tayo. Ika ilang mala. Yung nabili, kasa sila. Ulas, pag na. Lakas pa ng hangin. Buti nandito kapot-pot natin. Tumatrang ko. Yun, nandito pala si Charles at si Sir Noel. 7:30, nandito tayo sa Sariaya. Kaya so, may dalawa tayong kapot-pot. Taga Sariaya. Doon, 7 kilometers na lang papuntang Jollibee, Lucena.
Tapos tulog ba tayo? Matutulog? Wala, wala pa tulog. Kayo na lang kumain, matutulog ako. Kompleto na tayo eh, no? Kapag regroup na. Ay, grabe. Last pag, kuyat. Ang hirap pa bumadyak. Ang lakas ng ano, hangin. Sumasalubong na gano'n. Medyo matraffic sa part na to ng Sarihaya. Ah, simbahan. Simbahan pala yun eh, no? Santo Cruz de Burgos. Tapos sa kabila, ano sa kabila? Big Mac kayo. May park dito sa kanan. Pero simbahan, maganda. Ano to? Parang mansion. Uy! Ang dami nag-aabang sa ating mga kapot-pot dito. Ayun o! Mga kapot-pot natin, 10 oras daw nag-antay dito, grabe. Ayun, nandito na tayo sa Kalumpang. Ang dami natin mga kapot-pot na nag-antay dito. Kasi dito tayo sa Jollibee. Mag-ano muna tayo, almusal. Yeah boy. Laban pa, laban. Laban. Uy, yun. Napano yun? Kung alam kung ano nangyari sa tao natin. Bonk eh, bonk. Enjoy. Yeah. Yo, tapos na kami mag-almusal sa Jollibee. Dami nating kapot-pot na nandito. Ayun na, ride out na tayo. May mga sasabay sa ating mga taga dito sa Quezon. Medyo dami-dami. Time check, 9:55 na ang umaga. So nakalis na tayo ng Jollibee sa may Kalumpang. Ang next stop natin, saan tayo Doc? Next? Doon siguro tayo sa taas si Hinto, no? Uy, dumami tayo bigla sa likod, oh. Approaching Tayabas, Quezon. Meron pang mga kapot-pot na dito nag-aantay sa atin, eh, no? Yun, pagdating dito sa junction, kakaliwa tayo rito, eh, no? Yung may sign na Pabicol. So, dito sa lubog sa atin ng mga taga Quezon. Ang dami! Hindi ba masyado nakakalayo? Mukha meron pa ulit dito nag-aabang, oh. Sir, maganda umaga po! Ang dami na namin! Hi! Sige, ang dami nagbabike ko. So pinatag yung ahon, no? Kanya-kanya karga, oh. Masarap sa una, lalo pag tumatagal. Di mararamdaman ang pagod kahit hingaan. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang mabagal-bagal pa.
Nandito na kami sa Lucena. Kanina nagkakapotel sana kami ni Sir Noel, kaya lang biglang tumigil yung ulan. Ngayon naman yan, habang sumisikat yung araw, sinabay, sumabay yung buhos ng ulan, hindi na kami nakapagkapote. Grabe, paiba-iba talaga yung panahon. Ah, mas lumalakas pa yung ulan. Lakas! Andiyan yung papunta Lucena o sa kanan. Dito tayo sa diretso. Papagbilaw na ko, andami. Andami na ating kapot po tayo. Nasa may gas station. Gas station ba yun? Basta yun, nakita ko. Ayun na, ito yung mga ano, mga tagapagbilaw. Tama-tama. Papaalala natin yung matandang kasabihan. Straight from Pagbilaw, matandang kasabihan, kasabihan ng mga Kastila, ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ang hindi mag-skip ng ads. Basta Lucena! Ako lang number one! Yun! Sobrang saya. Sobrang saya ng stopover namin sa Pagbilaw. Tapos yung mga ibang kapot-pot natin doon, nandiyan sa likod, sa mama. Bye! Remark, palagod tayo dyan. Uy, approaching Pagbilaw town proper tayo. Nagsisimula na namang umulan dito. Ay, ibang klase talaga weather. Weather lang. Ayun, may mga kapot-pot pa tayo nandito. Sir, magandang araw po. Ayun pa, meron pa ulit dito. Kunting apante pa lang yun. Kunting apante pa lang. Ayun, ibang kapot-pot natin. Doon lang sila sa, hanggang dito lang sila sa Pagbilaw. Ayun. Ay, nagpahinga pala sila. Buko. Uy, Royal Manila, oh, napanood ko yan, ah. Napanood ko yan, nagpagod po yung mga yan, ah. Yun, oh, libre ang buko, courtesy of Sir GK. Salamat po. Uy, ganun-ganun lang, bumuhos yung ulan. Titigil yan, tara na. Oh, kita mo, wala na. Wala na, oh. Nameke lang, oh. Nameke lang yung ulan. Grabe yung buhos ng ulan na yun, no? Mga 2 seconds lang. Pero malakas. Hintuan sila eh. Kakapote sana. Tapos tumigil din bigla. Ah, wala na. Yun, ito tunay na ulan na. Malakas na eh. Tsaka medyo matagal-tagal na hindi tumigil. Woo, sarap magbike sa ulan. Wala na. Wala na tigil-tigil. Diretso na ako. Ag sila sumilong. Medyo malakas ang ulan. Pero masarap magbike sa ulan. Woohoo! Wow! Sarap magbike sa ulan! Salubong sa hangin! A few moments later. Sir Noel, ikaw muna bahala dito at ako iaabuti na talaga. So anong gagawin ko? Hindi ko alam. Ha? Dito muna ako. Teka, saan kayo? Pagbilaw po kami. Pagbilaw pa rin, ha? Sena. Oh, layo na pinanggalingan, ha? Kami! Ah, kayo pa rin yung kanina? Oo! Konti na lang tayo, ha? Siyempre iba, may mga pasok pa, di ba? Oo, kaya nagsibalik na lang. Opo. Pero sabihin nyo sa kanila, ha? Maraming salamat. At dito inabot sa Sally Eatery. Si Sir Ian. Ano ba, ano man yung inabot, bahala na. Malayo-layo pa biyahe natin. So ano man ang ginagawa mo? Ian, how?
Nandito pa rin sila. Nagbabantay. Kasama at parating ang Royal MML. Ay, ganyan pala na sports apparel. Yun, tara na. Buti na lang, oh, timing na timing. May eatery doon, may CR din dito sa gilid. Ay, naisalba. Ah, ang ganda ng kalsada. Diretso-diretso lang. Konti yung sasakyan. Pero laking ginawa talaga na haramdaman ko. Yung isang tip, pag naglo-long ride kayo, tapos kailangan nyo mag-CR, pwede kayo makisuyo sa mga lokal. Mababait naman yung mga kababayan nating mga lokal. Ayun na, ito na yung junction, maghihiwalay papuntang Old Zigzag Road tsaka yung kaliwa sa New Diversion Road. Siyempre dito tayo sa kanan, akyat tayo dito sa ano, Old Zigzag Road. Ayun na, dito nakakalas yung mga ano. Sir, mga taga Quezon natin. Tapos na rin. Ayun. Thank you. Ingat kayo pa, we. Ingat po. Ayun. Dalawa kayo yan. Ingat po. Ingat, thank you. Ay, salamat. Natapos yung ako ng Old Zigzag Road. Ubus yung gear ko. Hirap dito sa gravel, 2x10 kasi ang setup. So medyo hirap tayo sa ahon. Kung yung hybrid gamit natin, 2x11 yun eh. So yun, medyo madadalian tayo ng konti. Ha, papaya pa dito sa Old Zigzag Road. Sarap. Yan ang puro puno. Lirig mo yung makuliglig. Konti sasakyan. Ah, kaliwa pala dito pagka ano, parang kanina sa pag-ahon. Pagka ano, dito ka sa kaliwang side. Okay, okay, lalay tayo, lalay. Medyo kailangan natin tansyahin. Ganun pala. Yun, tapos kanan na ulit siguro. Kanan na ulit dito, te, no? Thank you, te. Yun, yun, uso yung mga dadaan dito. Dati nung dumaan kami rito, nagmayor bigol kami, walang masyadong dumadaan, sarado pala yun. Sarado ng mga panahon na yun, kaya hindi ko napansin yun. Ngayon ko lang na ano yun, nakaliwa ka pala dapat. Tsaka dito, pagkalulusong ka rito sa ano, sa Old Emmy Road, ingat ka rin dapat, lalo pag naka-road ka, maraming ganito, biglang ano, biglang may bakong ganyan. Kahit kanina dun sa pababa. Ayan o, may mga butas-butas. Marami kanina na hindi masyadong halata eh. Ayan o, dito sa part na to. Delikado eh. Delikado sir, no? Sa road. Nagkakainan tayo sa kaliwa. Okay sir. Ayan o, si Sir GK yung malalay. Ayan
na. Hindi na tayo mag-aantayan. Time check. 1:41. So, nakalampas na tayo ng Old Zigzag Road. Next stop natin, kainan na. Ito. Yun, oh. Nasa MM Canteen. Highly recommended ni Sir GK ito. Sir? Yun na nga. So, dito kami... Mag-ano sa MMs. Sir Roel. Isang tawag na ayun yung ano. Sir Roel, Sir Roel. Sir Roel. Kayong dalawa yun. Pinagpaalam pa yun na. Sir Roel. Thank you. Parang lumimo din. Sir Roel. Pinagsama na. Ronnie tsaka Noel. Let's tingin natin. Sir Roel. Oh. Sir Roel. Agoy, inaabot tayo ng malakas na ulan. Oh, kaya-kaya ng silo, ang lakas ng ulan. Yun, ngayon pa lang kami aalis sa kinainan namin. Ito yung kinainan namin, no? Pagkalampas lang nung ano, Old Zigzag Road. Time check, 3:38 PM. Hapon na, inaasahan namin, gabi na kami darating sa Calawag, Quezon. Doon kami mag-overnight. Yun, larga na, 64 kilometers, dire-diretso na to. Pwede huminto, hinto kami siguro, hinto pag may jingle, may bibilin tubig, ganyan. Pero doon na kami magkikita-kita. Pagdating sa junction na to, kanan tayo, papuntang ano, Bicol, Gumapa, ayan. Sa kabila, papuntang Katimuan na to ang proper. Nakasulat doon, kinakita ko lang tayo. Ha, dito na yata malapit yung ano, pag lusong mong ganun, makikita natin yung dagat. Maganda to, yung side ng Gumapa. Sana yun na yun. Ayun na, dagat na nga! Woohoo! Ay, makakarelax tayo ng konti. Ah, oh, ganda tignan, grabe. Parang ang sarap magtambog sa tubig. Dagat! Ayan, tapos kakanan tayo dito. Ayun, no? Ayun na. Yung dagat. Ayun ako, hindi nakakasawang tignan to. Yun! Sayang lang, medyo ma-brown yung tubig ngayon. Hindi huminto yung mga kasama namin, pero puntahan natin, sayang eh. Andito yung sirena. Ayun, no? May hawakan dyan, no, sa ano. Doon yung gilid na yun, pinanggalingan ng paa mo. Matiba yun. Yan. Tara, let's. Yan, oh, ito huwag nyo palalampas yan pag nag-bike kayo papuntang Bicol. Yan, seaside na yan. Napaganda niya, lalo na pagka maganda sikat ng araw. Kulay blue yan. Tapos dito, kung mga bandang tanghaling tapat din kayo makapunta, banda rin sa unahan, may mga kainan dyan. Maganda yung pwesto. Ang view nyo, yung tapat mismo ng dagat. So, lima kaming nasa dulo ng pila. Ito ako, nasa itong Royal Manila. Nagtrangkuhan na kami, maintain kami ng 20 to 25. Para makakonserve ng energy. Makadikit-dikit doon sa kabilang grupo. Lakas ng hangin! Labing dagat! Tapos, huwag tayong gumakayo, dito para sila. Ayan, dito yung sinasabi ko mga kainan, no? Na okay yung pwesto.
Diyan ka po pwesto, tapos ang view mo ito, yung dagat na to. TH3. Ano, gumawa ka town hall. TH3 pa lang, late pa lang eh. Dito pa na tayo sa Gumaka, inaabot na tayo ng dilim. So, wakali kami rito. Papuntang Lopez. Yun, nakarating din sa Kabayanan. Kanina pa kami nagbabike sa dilim. Tapos ayun nga, marami tayong mga kapot-pot na nandun. Kanina pa pala nag-aantay dyan sa likod. So, dito tayo sa 7-Eleven. Baka dito sila nag-aantay. Ayun ka, mas marami pa kapot-pot na dito. Ah, ang dami oh. Pero pa rin dito mga kapatpot! Grabe, sobrang todo lang suporta sa atin ng mga taga ano, Quezon. Mula dun sa Lucena hanggang sa Gumaka, hanggang dito sa Lopez, basta buong Quezon. Maraming salamat, shout out sa lahat ng mga taga Quezon, solid kayong lahat. Yan yung tumunog kanina. Ayun. Nabali yung spokes ni Sir GK. Kaya sikasuhin ni Doc kung ano magagawa. Ang bike shop nandito. Wala naman tayo tricycle dyan na masasakay to. Yan ba? Yun no. Sabi ko na nga ba may dahilan Doc yung pagsabay mo sa amin kanina eh. Yun, so yung nasirang spoke ni Sir GK, dadali na lang sa hotel, ito tricycle na. Tapos yung kaninang kasabay namin na mekaniko, si Dennis, yun siya yung i-hotel service na lang. Yun, time check, di ko alam. Lobat na yung relo ko, andito na tayo sa Kalawag, Quezon, sa wakas nakarating din. Konting kembot na lang, makakarating na tayo dun sa hotel at tutuloyan natin. Baka makakapagpahinga na rin, ay salamat. Uy, malapit na, ito pala tandaan natin. Itong malaking batong to, dire-diretso lang yan. Yun, nakarating rin kami, Villa Linel. Dito rin kami tumuloy ng February. Ha, sa wakas. Agad. May energy pa ba? May pakinom pa. Hello kay Sir, hello po. Dito na siya sa Kalawag, Quezon. Pasok muna kami ha. Apya. Tatlo, akala ko kasi na lima. Tok tak tak do kabila. You know, dami nating pagkain. Hindi pa kumain. So, may mga kapot po tayo, master. Galing din. Galing din ng US tong mga to. Shout out. Mga taga Kalawag kayo, no? Mga taga Kalawag, mga kapot po natin. Time check, 6:52 ng umaga. Ito yung kwartong tinulugan namin. Bali, tatlong kwarto to eh. Morning. Birthday ni Charles, happy birthday Charles. Thank you, okay. Ito, tapos room ng Royal Manila dito sa kabila. Yun, si Mama Udud, so. Woo! Sorry, yan, kanya-kanyang ayos ng bisikleta. Ako hindi pa nag-aayos. Grabe yung putik ng mga bisikleta namin. Tignan mo naman, oh. Ano pa ba? Day one pa lang. Ito kay Charles. Ito sa akin. Yun, oh. Grabe buhangin.
Day 1 pa lang. Eh, si Ronnie. Si Doc. Folding bike ni Doc. Yun, tara na. Almusal na eh. Ang ganda talaga ng view dito. Noong February, dito rin kami nagstay. Nagpalipad tayo ng drone doon. Pero ngayon, hindi tayo makapagpalipad. Medyo maambon eh. Yan yung pwesto nung mga kwarto namin. Di ba ganyan yan? Nasa, parang nasa ilalim yan kasi nandun sa taas yung entrance niyan. Doon oh. So kagabi kailangan namin ibaba yung bike namin dito. Mamaya siya bracket namin dyan. Uy, si Ian ha. Yun! Uy! Good morning mga kapot-pot. Buti iba-iba yung pagkain natin. Consil of lahat. Pagdaan natin. Okay lang mo, pwede ba pang... Time check! Quarter to nine. 8:45 ng umaga. Alis na kami dito sa Villa Linel. Medyo marami tayo ngayon. May mga makikisabay tayong kapot-potan dyan, no? Ayan na, ra-ride out na tayo. Ang dami natin, no? So day 2 ng ride natin, Manila to Bicol. So ang target natin ngayong araw hanggang Naga. Naga City, tapos doon tayo mag-overnight. Tapos kinabukasan, tsaka tayo didiretso ng Legazpi. Pag-alis namin sa Kalaawak ngayon, ganito yung kalsada. Rolling hills siya, mga banayad na ahon, banayad na luso. Ayun, so sasabay siya sa atin galing sa Kalawag hanggang saan ka sasabay? Yung mga kasama niya, sila Joshua, nung February yun yung mga sumabay sa amin. Sa pinakamalayong long ride mo? Sa? Daet. Ah, Daet. Dapat ano kami nun eh, Balikan. Oh. Tapos hanggang dun, parang 4 PM na kami nakarating ng Daet. Tapos gumamit kami ng pinagbabawi na teknik na tuturin kay Ian Howe. Woohoo! Kasi hirap ang mag-inim eh. Kagroup nyo yung grupo kayo, yung mga nasa likod sila? Okay. Ah, okay. Ah, okay. Isa nakakasalikod sila. Ito na, kung di ako nagkakamali, pagbaba na ito, ando yung arko ng Bicolan dyan. Pero ang weird nga eh, kasi pagdating sa arko na yun, hindi pa naman yung Bicol. Ito na, andito na tayo sa arko ng Bicolandia. And as expected, dito tayo nag-aantayan lahat. Uy, si Mekaniko Martillo! Woohoo! Masyo ka rin pa dyan? Isang teraso. Yeah! Tagkawayan na ba to? Ano pa lang po ito? Tabugon. Tabugon. Ah, tabugon pala. Tabugon pala pagdating na pagdating ng arko. Tabugon, tabugon. Eto na, andito na tayo sa junction ng Padaet saka papuntang Sipokot. Ang original plan namin dito, sa Daet talaga kami dapat dadaan. Doon sa original na bitukang manok. Kasi dinaan natin kahapon yung old zigzag road. Hindi pala yun yung tunay na bitukang manok. Ang tunay na bitukang manok nandun sa ano, nandito sa Daet. Hanggang dito na lang kayo, nasabay. Dito na lang pa tayo.
Ay, maraming salamat sa inyo. Ayun na, papalam na sa ating mga taga-Kalawag. Tulog pa gawin. Thank you, thank you. Thank you, thank you, salamat. Thank you po, sa ulitin po. Dok, bye-bye, thank you. Hindi iwan. Si Wang Luis, ang mga kasama natin from Royal Manila, di ba natin napapakilala. Salamat kay Sir Ian sa saging. Simulan natin sa babae. Babae ba talaga ang tulong nyo sa akin? Yun, alisa tayo dito sa Tabugon. Diretso na tayo yung Tagawaya, next stop natin. Mga 30 kilometers yata, 35 mga ganun. Mula na naman. So mula dun kanina sa Kalawag, papunta rito sa Tabugon, Rolling Hills. Ito ngayon mula Tabugon hanggang Tagawayan, tignan natin kung ano yung tsura ng kalsada rito. Kung Rolling Hills ba to, kung patag, lusong, ahon, ganun. Nakalimutan ko na eh, mula nung dumaan kami dito noong February. Pero ngayon, malalaman ulit natin. Kasi mula, sobrang maikling banayad lang naman. Malamig ang panahon. So mula kilometer 0 hanggang dito sa Tabugon, nakaka 249 kilometers sa tayo. Hoy, maganda tanawin to, mga bulubundukin. Ayun oh. Kaya na medyo natatakpan siya ng konting fog. Kasi maulan eh. Yun lang, may mga ilan-ilan truck na ganyan, no? Kita mo yun, no? Pero buti nga, malapad-lapad yung kalsada rito. Meron dito, pwede kang pumesto rito. Mas safe. Yan, so far, puro mga halos patag din pala galing dun sa Tabugon papuntang Tagawayan. Ewan ko sa may bandang unahan, ha? Pero ito, medyo ganun-ganun lang. Banayad na banayad. Tawa-tawa si Doc. Ganyan tawa ni Doc, alam mo na yan. Maya-maya pa, punta sa harap, no? Mga ahonin. Ito pala ang kalsada ito, dinadaanan natin. Part na ito ng Ginyangan, Quezon. Ang sakit sa mata nung pataklong ulan. Lately ko lang na-realize. Nice na rin pala yung silbi ng cycling cap. Kapag ganyan, maulan pag tumatama sa mata mo, pwede mo pala ibabang ganyan. Cycling cap. Time check 11:19 ng umaga. Andito na tayo sa arko ng Tagawayan, Quezon. Yun, pagpasok ng arko ng Tagawayan, merong banayad. Gano'n kaya kahaba to? Banayad na banayad na ahon lang. Maiksi lang naman. Kering-keri to. Yun lang ang mahirap kapag ganito, kahit maulan, malamig, maambon. Dami na na. Mararamdaman mo rin yung init pag papawisan ka. Gaya ngayon. Balot na balot ako eh. Ako, penoy na penoy. Pawis-pawisa rin ako. Pawis-pawisa rin. May sabaw ka na. Sabaw na ako. Hoy, ganda naman ang part na to. Ang daming puno, nakukuberan ngayong kalsada. Uy, ba't sila nakahinto? Ano meron dito? Yun, simula pa kanina, medyo marami tayong banayad na ahon na nadaanan galing doon sa Tabugon. Tapos yun, parang naihipon ngayon mataas. Nasa taas na tayo ngayon, medyo mahaba yung nilulusong natin, no? Ito ang isang medyo hassle, no? Kapag umuulan tayo sa blatrangkuhan kayo. Yung tubig na yun, no? Galing sa gulong ng kasama mo, ng sinusundan mo, tumatama sa'yo. Minsan sa mukha mo yung tatama talaga yan, no? Ayan, ito isang mahaba-habang banayad na ahon na naman to. Puro ganito yung mga daan dito papuntang Tagawayan. Kung dun sa Kalawag papuntang Tabugon, Rolling Hills na mabilis na ganun, ito naman puro banayad, makunat. Ayan, medyo mahaba to. Tsaka makita din yung kalsada. Kanita pag may dumadaan truck, napapagilid ka talaga dito, gilid na gilid. Pag may dumamalaking truck dito tapos may kasalubong, ngayon mapipilitan ka pumunta rito sa kanan. Haba! May malaking truck sa likod. Buti wala, maliit na pala. Erase, erase. Yun. Yun, medyo nakakailang yun. Dikit eh. Kasi may kasalubong sa kaliwa. Pagka ganun, dapat steady ka lang.
Wag ka magpapanik. Haba oh, haba na to ako na to. Yan pa, naririnig ko, may malaking truck sa likod. Bumuelo eh. Taas. Sagad na yung gearing ko na to. 2x10 kung gravel bike natin eh. Handa pang 11. Kung hybrid sana gamit natin, may gagaan pa. Ay, ito, bigat na. Pero konti na lang, ayun na lang oh. Ha? Konting-konti na lang. Doon, halos wala na to. Tapos na yung matinding ahon na yun. Banayad lang yung kanina eh. Sigurad tumarik. Ha! Yun yung malakas. Dumaan lang na gano'n, no? Si Dudsian, Royal Manila. Yan o, patag na. Mahaba-haba ulit. Diretso lang tayo, steady lang. Yun, solo na naman ulit natin yung kalsada. Presko. Walang araw. Walang ulan. Tapos ganyan, puro puno. Naririnig mo yung huli ng ibon. Tapos yan, kotse pa isa-isa lang. Sarap. Ang ganda ng mga puno, ayan o, sa kaliwa. Sa kanan, sarap talaga mag-bike. Tapos na tayo mag-drone. So, lalanding na tayo. Ayan. Ganyan kakomplikado yung pag-drone natin. Meron pa tayong ano. Ang tawag dito yung aeroplano. Ayan, ginagawa na doon. So, nagsimula na naman ang umambon. Saktong-sakto yung baba natin ng drone. Tsaka sarap, lamig, lusong. Woo! Yun, tapos na ang habang lusong. Ako na naman. So, yun nga, itsura ng ano dito, rolling hills na mahahaba. Ha? 5 kilometers na lang eh. 5 km na lang daw. 5 kilometer, lusong na to lahat. Dok, dok, dok. Kapote mo, kapote, nakalaylay.
pagkatapos kong mahabang lusong na yun, ito na. Ito na tayo sa Pagkawayan. Kaya kami mag-aantayan yung gas station doon, no, banda rin sa unaan. Bili muna ng pagkain si Doc, pero doon kami kakain. Sa Michelle tayo, no? Doon tayo kakain sa Michelle. Ayan na yung mga kapot-pot natin, no? Alisa rin sila. Inantay lang tayo niyan. Yun, tara na. Time check, 1:14. Dito pa rin tayo sa Tagkawayan. Thank you. Salamat sa inyo, ha. Punta lang tayo dito sa Michelle. Mga 1 kilometer daw ang layo. Ito ang kakain. Yun, silipin muna natin to. Ito isa sa mga paborito ko nakikita pag nagra-ride, mga dagat-dagat, tubig-tubig. Ayun o. Sayang, may daan kaya papunta ron. Parang ang sarap dumungaw eh. Ay pwede, may daan dito sa gilid. Ayun o, punta tayo ron. Puntahan natin para makita natin yung Gulf. Ayun, natin tayo sa mga baybay dun. Yun, may daan dito. Ay! Meron nga. Ayun o. Arilis pala to. Ayun, galing. Uy, ganda rito. Buti pumunta ako rito. Ang galing. Ganda. Ang ganda rito. Sarap maglakad. Sabi ni Doc, tara, Ragay Gulf daw to. Ganda oh. Ay. Tapos yung gilid na yung release yan eh. Nasa kaliwa. Ayun, may trolley pa nga. Hindi natin trolley. Ah, galing. Nakakatuwa. Yan, iyaya ako sila dun. Papunta ro. Para makita ro. Ang ganda kasi ron eh. Sayang kung di nila makikita. Haba tayo dito ngayon. Ngayon, di tayo nakababa eh. Galing, ganda rito. Ah, Bakawan pala tawag dyan. Yung tinanong natin kay kuya. Ayun. Ang babaw lang na itong dagat ato, kita mo yung mga bata na yun, no? Ang layo na nila pero hanggang bewang pa lang yung inaabot ng tubig. Yun, dito maganda pa. Tsaka banda ron, ganda. Yun! So nakipag-negosasyon si Sir Ronnie. Dume, meron ako dito mas fresh. Yeah. So ang plano, si Charles, Papa Jack. Ah, hindi. Ayun na. Magdo-trolley na lang kami kanina. Muntik na pumayag si Doc eh. Asa ka. Walang iya ka. Kasi first time ni Charles magmamanila Bicol. Eh, pero ganoon talaga. Rest pa ka na lang natin, Charles. Pinakasal mo ako, Doc. Ang balak sana kanina, magtutrolley yung iba, tapos kami nila Charles, Papa Jack, nila Doc. Pero yung mga gamit namin, isasakay sa trolley. Eh, kaya lang, nakahire. Kaya ng dalawa, tatlo. Nakaano na si Sir Ronnie ng trolley dito. Tatlong to. Para ma-experience din namin. Yun, ito yung daan ng bisikleta, papunta rin sa trolley. Yun. Ang bayad daw dito, ano, 50. 50 isang tao, isang bisikleta. Sige, tinuwa pa kaya? Ay, sige na, kaya na. Ay, sige po. Ay, tapos dito, kinakarga rin nila dito sa kabila. Saan ka? First time mo rin sa mga dito, ate?
Ang dami rin nagkasa rito, 6 na bisikleta. Pero kahit marami nagkasa ng bisikleta, malungkot pa rin si Charles. Sino kang masaya? Naasa. Pinaasa. Ayop ka. Ayan na, alis na kami. Sarap oh. Ano pa under na yung roller coaster? Yun, back to saddle tayo. Okay din experience yung ano, ha, skates. Ang tsaka ang galing. Andito lang pala sa gilid nito. Yung mga yung reels na. So pag titingnan natin ganyan, kala mo puro mga puno na lang, pero yung pala sa gilid niyan, may mga bahayan pa at saka yung reels mismo nandiyan. Oh, alam ko tong lusong na to. Diyan lang to, tas may ahon tong ganun. Ayan, oh. Mataas na ahon. Para kagaya kayo nasa Tagawayan. Kapagod. Ano kukurbang ganyan sa paangat? Ah, hindi pala ganun kahaba kagaya sa Tagawayan kanina. Mas maiksi lang siya. Pero ako pa rin. Sa ito recovery. Tapos yung nakikita ko lusong no. Pero mahaba pa to. Para makarating na si Pocot. Ang haba. Ang daming ahon lusong nito. Rolling hills sa may Ragay. Malalalim na lusong na ganun. Tapos aangat na ganun. Matataas din. Oh, buti na lang mula paglampas doon sa Kilbay Bridge. Karamihan puro lusong. Magsisimula ka lang ng isang banayad na hapon. Tapos karamihan puro lusong na. Ang dami natin lulusong dito. Tsaka ang haba ng lusong. Ito na, yan yung mga sinasabi natin dito. Mga lusong. Tapos bigla nga ako na ganun. Ito na, mataas-taas siya. Kaya kailangan bilukan dito pa lang. Tapos pahinga. Ha! Sarap! Yun, tapos bawi. Medyo mahaba-haba ng lusong. Time check! 5:26. Inabot na naman tayo ng dilim.
Kapot-pot tayo dito, Saragay. Oo, oh, hindi. Sipukot na lang. Sipukot na lang ako kayo. Basta. Peace bump. Kanina pa kayo dito? Launa. Launa? What? Grabe. Launa pa. Thank you po. Yung sa kabungka sa akin. Ayun. Alis na tayo dito sa ano, Ragay National Agricultural and Fisheries School. Kasamahan tayo ng mga kapot-pot natin. Meron tayong detour. Iwas tayo sa ahon. Tsaka makakatipid tayo na mga isang kalahating kilometro yata o mahigit pa. Ayun, dito yung shortcut. Oh. Dito sila kumanan eh. Doon. Ito, first time kong dadaanan tong ruta na to. Kung sa mga interesado malaman tong ruta na to, naka-on yung Strava ko ngayon. So follow nyo lang ako sa Strava, Ian Hao. Ang galing, oh, andito pala sa looban ng community. Pag doon ka dadaan sa may main road, parang akala mo wala katao-tao dito sa lugar na to na Ragay. Dito lang kami, thank you. Dito naman dinadaanan namin, no? Papunta sa Pokot. Nauna sila, Kumarga? Hindi, ano. Last pack, sir. Doon na muna kami rito. Nauna na yung ano, yung Royal Manila. Kami ano muna. Merienda na muna kami. 20 plus. 24 kilometers. Tayo ano muna kami at wala na, hindi na kaya. Hindi kaya. Antok na antok na si Sir Noel eh. Tsaka ako rin, antok na antok na. Oh, nanginginig ka na ba kanina, sir? Ganoon, pakita mo nga yung hinig mo. Nilalamig eh. Parang nilalamig lang. Parang kaiihi mo lang. Hindi naman. Tama, no? Ayun, tapos na kami magkape. At wala kanina, hindi na talaga kaya yung ano, antok. Kaya nagkape muna. Ngayon ito, diretso na kami si Poco. Siguro mga 20 kilometers. Ayun, so, pero mga in-expect natin mga isang kalahating oras tayo ano. Oh. Ay, yan na! Uy! Kaya pala naka-hazard yun. Kapot-pot pala yun. Ayos! Uy! Sakto! Pwede mo kami sir guys sa lit lang? Pwede. Pag-alit ako ngayon natin. Ito yung mahabang traffic, oh. Gumagalaw. Hoy, paglampas namin dun sa ginagawang kalsada na yon, traffic pa rin dito. Andito kami sa gilid dumadaan sa kanan. Putik to eh. Haba ng traffic, ah. Alam mo, mahaba ng traffic. Yung mga sasakyan, nakabukas na yung mga pinto nila. Yung mga tao na lumalabas sa sasakyan. Yung ginadaanan namin, ano, putik na madamo. Ayun, oh, pero may trail ng konti. Labas na tayo sa kalsada. Oh, haba pa rin. Ang hirap dito, wala na kami masingitan sa kanan. Ang ginagawa namin dito, pagka maluwag, labas kami rito sa kaliwa. Tapos pagka ganyan, ayan, tulad na may malaking truck, papasok kami ngayon sa gitna. Dito tulad kami sa gilid. Ayun, meron ng shoulder dito. Dito na lang kami. Grabe, hindi gumagalaw. May tinanong ako mamaroon kanina, saan oras sila nakahinto dito. Try ulit natin kung maliwa. Yun. Medyo maluwag-luwag. Kaya lang, may malaki na naman.
Pasok mo naman tayo sa loob. Ayun, si Sir Ronnie, gilid na gilid na oh. Sa kaliwa. Grabe sa haba ng traffic. Ang haba talaga. Kawawa naman yung mga na-stop doon sa traffic. Haba, hindi gumagalaw oh. Ah, pagdating dito, ito yung malaking truck. Nakaharang sa gitna. Wala. Uy, madulas to. Yun, nandun sila. Loko ka! Ay butas pala! Ay butas pala! Ako po, siksikan ulit. Nakalusot na yung ambulansya sa likod. Kaya lang, pagdating dito, sarado ulit. Hindi siya makakalabas din. Wala na! Wala na madanan! Sa baba! Barado! Pa-abante na niyo. Uy, may mga kapot po talaga abang dito. Tara na po kayo. Sir, maraming salamat po. Ingat po kayo. Grabe, akala ko tapos na kanila yung traffic. Hanggang dito pa rin, oh. Uy, ahon na naman. Ito pangalawang mahabang ahon. Dito papunta sa Pukot. Kung kanina hindi po na video, binuluhan ko eh. Ito, mahaba-haba rin itong isang to. Grabe itong traffic na to. Ito, pinakamahabang traffic na nakita ko sa buong buhay ko. Oo, grabe. Parang Christmas lights, no? Mahaba talaga. Si Sir JK pala, ang bilang niya, 15 kilometers na ngayon. Mahaba rin itong traffic na to. Ayun, narating na rin natin yung dulo ng traffic. Andito. Grabe. Woo! Yun, nandito na tayo. Ito na yung junction na mapunta si Pukot. Tsaka mapunta ang Dait. Dito tayo sa kaliwa. Mapunta ang si Pukot proper. Ha! Sa wakas, nakarating. Yun. O ito, mga kapot-pot natin dito sa si Pukot. Ayan na, dumating na yung mga kasama namin. Nagre-group lang kami dito sa junction ng si Pukot. So, ito palang tutuloy namin hotel. 3.1 kilometers galing dun sa junction. Yun, sa wakas, nakarating na tayo dito sa Dolphin Key Hotel. Sarap mag-bike. Ayun, no? Ano nangyari sa'yo? Nasem lang ka ba? Hindi, gusto ko lang yun. Nasem lang si Tin, no? Muntik na mamaga yung upper... Namamaga na ba? Namamaga ba? Parang yung feeling ko hindi pantay yung mata ko. Nakakita tayo second floor, andun yung taas din ha, nung hagdan ha. Maganda ha, maluwag yung space dito. Ah, maganda yung kwarto. Ah, sa Sir Ian. Magkano po ang rate dito? 2.5 po. 2.5 po. Ah. Pakita lang natin yung kwarto, ang ganda. Dolphin Key yung pangalan ng hotel. Ito, 2.5 daw yung rate na itong kwarto na ito. Ang laki! Ang luwag oh! Dalawang queen size na lamesa. Ay, lamesa! Anong lamesa? Dalawang queen size na na kama. Ayan, tapos ang linis. Tapos maluwag din yung terrace dito. Kasyang-kasya yung mga bisikleta oh. Yun oh, nakaligo na tayo. Pwede na tayo bababa. Dinner na eh. Sa baba yung dinner. Uy, time check, 9:28 ng umaga. Ano na ngayon? Linggo na. So, nagpe-prepare lang kami ng mga gamit. Ayan, hindi pa tapos. Pero bababain lang muna natin yung mga kapot-pot natin. Nandun sa labas, ayun, no? Pero mga nandun, no? Pero... Hello, hello! Time check! 11:40. 11:40 ng tangali. Uy, naman, saan na mo? Ayaw na muna si Charles dito. So, diretso na kami yung Naga ngayon. Ang Naga, galing si Pukot, 59 kilometers. So, mabilis lang to. Siguro mga 3 p.m. or 4 p.m. andun na kami. Yun, time check, 12:30. Ang tanghali. Late na yung ride out namin. So,
Nauna na tayo ng konti doon sa Royal Manila para kahit paano yung mga kapot-pot natin dito na nag-aabang salubungin na natin para mamaya, tapos sila dire-diretso na lang sila mamaya. Tapos meron tayong mga kapot-pot dito sa likod na mga galing pang Naga. Eto, pumunta sila dito si Pocot para sumabay sa atin. Sa junction, itong kanan yung papuntang ano eh. Yung kanan yung pabalik ng Manila. Madidiretso tayo. Yan na, pasok na tayo ng Libmanan, itong Argo na to. Medyo ahon to eh. Itong bungad ng Libmanan na to. Yun, tapos bawi agad ng lungsong. Kapot-pot natin sa Libmanan, no? Babay sa atin, lalakas itong mga to. Yun, kumalas na yung mga kapot-pot natin dito sa Libmanan. Doon na sila. Hanggang doon na sila sumabay sa kanto na yun. Tayo, diretso na tayo papunta Naga. Dami rin pala namin, no? Siguro kung mga 15 o 20 kami. Sa karamihan yata dito, mga galing pang Naga. Pumunta silang si Pocot para sumabay sa amin. Nasa Libmanan pa rin kami. Buti ngayon medyo recovery na. Kanina bandang bungad ng Libmanan, medyo maraming ahon, rolling hills. Pero pagkatapos nun, ito medyo patag-patag na, may recovery na kapag pahinga tayo. Ilang kilometers pa tayo dok hanggang Naga? 50 kilometers pa papuntang Naga. Oh, 50 kilometers pa pala si Bo. 45 kilometers papuntang Naga. Ano ba? Ilan? 45. Siguro mga 2 hanggang 2 kalahating oras nasa Naga na tayo. Sarap po mula nung pagpasok namin sa Arco ng Pamplona. Ganito, banayad na lusong. Kahit nga hindi ka pumadyak eh, under ka. Oh, nakaka 417 kilometers na tayo. Galing sa kilometer zero. Tambo, may tambo din pala dito. Tambo pala 'tong lugar na 'to. Tambo. Tambo Pamplona.
Yun, nandito na tayo sa San Fernando, Camarines Sur. Dami na natin mga kapot-pot na nandito. Ay, ilan po? Tatlong araw. Tatlong araw ka nagantay sa amin. Kapot-pot natin, tatlong araw nagantay dito. Ang pangalan mo? Yan Benedict po. Yan Benedict. Woohoo! Magandang tanawin. Lang o pagkatapos nung magpalipad ng drone flat tayo kaya lakad tayo papunta sa kanila, so tayo kapalit ng gulong. Simula mo dito. Ha? Sobrang liit. Saan yung pangano mo, Doc? Hello. Sobrang liit eh. Ano, nakabago na. Ano pa? Oops. Siguro. Wow. 5 kilometers na lang bago magnaga. Na flat pa. Ay, ibas nga tayo dito sa gilid. Dalawang parang manipis na alambre rin tumama eh. Oh, hoy. Ang dami ka po at naghahantay dito. Ang dami mga pala dito na sila, Sir Noel. Bye. No. Libong sticker, ubos na agad. Yo, mas dumami mga kapot-pot natin dito sa likod. Ayun, no, dami na, oh. Yun, time check, 3 PM. Approaching Naga City. Woohoo! Touchdown, Naga! Shout out ulit sa lahat ng mga taga Naga. Ito mga taga Bicol. Woo, happy to be here. Ah, ang galing ah, parang divisoryo rin pala dito. Uy, ang galing, na-amaze naman ako, meron palang ganito sa Naga. Kasi nung unang punta namin, tsaka pangalawang punta, parang dinaanan lang namin yung Naga, so hindi namin nakikita to. Tsaka gabi kami napadala sa Naga eh. Ngayon nakita ko, pinaka, parang pinakabayan yata to. Busy rin yung lugar eh. Oo, no, sa mga kapot-pot nating OFW, taga Naga, mga matagal lang din nakaka-uwi dito. Ah, ito yung tsura ng Naga ngayon.
Ganda rito, ang ganda rin ng bike lane. Ito, yung pintura na yan. Ang lapad ng bike lane, maluwag. Dito, kailangan niya pa magharap ng bearing. Kasi sinamahan tayo ng mga kapot-pot natin dito. Mga taga-Pili pala sila. So, diretso na tayo sa ano, Monacarville, kung saan kami nag-stay noong February. Si Neil din ang nagpa-reserve sa atin doon. Shoutout sa'yo, parang Neil. Neil Tongko. Katrabaho ko yan, kapot-pot natin dito sa ano, sa Naga City. Ito, Panganiban Drive pala itong kalsada na ito, tinadaanan natin. Panganiban Avenue. Si Sir Proilan pala to eh. Ito na yung van na susundo sa amin. Uwi na tayo. Ito yung van na susundo sa sasakyan namin pa uwi. Pasok na tayo ng Pili. Konting-konti na lang. Dito. Yun. So dito matatapos yung, hindi pa naman yung buong ride kasi pupunta pa kami Albay, pero maganda magmatandang kasabihan dito. Ang mag-comment, mag-like, at mag-subscribe! Ay, susunin! Ay, hindi, mag-skip ng ads! Mas lalo susunin! Salamat, mag-comment! So, kanya-kanyang ayos na ng gamit ulit. Ito yung kwarto nila, Sir Ronnie. Saka ni Sir Noel. Ay, salamat, pahinga na rin. Yun, tapos na ako magmanlaw. Saktong-sakto rin, lalabahan ko na sana yung jersey ko para suit ko bukas. Narinig ko sabi ni Charles, ano raw, pwede raw magpalaba. Pwede? Palaba? Yun. Lalaba daw si Sir Ronnie. Hindi, tapos na ako mag-iba, nakasampay na ako. Oh? Ay, nakasampay na. Bihira naman. Bihira naman, oh. Sir Ronnie. Uy, maraming salamat pala kay ano, sa katrabaho ko sa Magenic, Neil Tongko, tsaka kay Grace. Wala siya eh, naka-quarantine dahil galing siyang Manila. Sasakyan niya na lang nandito. Neil, shoutout sa'yo. Thank you, ha? Salamat sa ano, sa pag-sponsor mo dito sa hotel namin. Thank you sa office mate. Neil, salamat bossing. Salamat. Diyos kumabalos. Sir Neil, naku, maraming salamat. Sir, Master Neil, maraming salamat po. Tanggap muli sa amin dito, Sir Neil. Kalawang pagkakataon. Yun, nanantay na lang natin yung Royal Manila. Dumaan pa raw silang Peña France. Ayun na, alis na yung sasakyan ni Neil. Self-driving car yan eh. De, joke lang. Tito niya yung pinapunta niya rito para mag-asikaso sa atin. Yun, so gabi na. Oras na para maghapunan. At kami hindi pa kumakain mula nung umalis kami si Pocot. So kakain kami sa CWC. Sasakay kami ng van ni Sir Froilan.
Yun, nakabalik na kami sa hotel. Oras na para ano, matulog at bukas padjak na naman ulit hanggang Albay. Yun, day 4 ng ating Manila to Bicol ride. Diretso na tayong Albay ngayon, tapos diretso uwi na mamaya. Good morning! Good morning, mga taga-Pili! Yan, dito unang stop natin sa San Jose Pili, Camarines Sur. Almusal muna tayo, di kami nakapag-breakfast dun sa hotel eh. Meron tayong mga kapot-pot na nag-aantay dito. Habol tayo sa kanila, catch up tayo. Oh yan, dito na tayo sa Nabua. Yun, kumalas na yung mga kapot-pot nating taga Nabua. Andito pala yung service namin, no? Si Sir Froilan. Sakay na kaya ako, sir? Yun, yun yung pa nasusundo sa amin mamaya. Sasakay na yung pauwi. Yun, hanggang dito, nakaka 474 kilometers na tayo. Galing dun sa kilometer zero. Konting kembot pa, nasa Aligaw na tayo. Dadaan muna tayo dun sa lola ni Doc. Pero hindi kami papasok sa loob. Pero hindi na kami tutuloy dun kasi syempre senior na yung lola ni Doc. So hindi kami pwedeng tumambay dun. Papakita lang si Doc, tapos diretso na kami Legazpi. Ah, tapos pala kukuha kami ng stickers dun sa Ligaw, kasi nagpadala dati si Doc ng stickers dun sa Ligaw. So eh, dahil naubos na yung stickers namin. Grabe mga kapot-pot, 1,000 stickers naubos sa Naga pa lang. Mula Manila hanggang Naga ubos. Paisa isa na nga lang yung bigay namin. Pero kukuha tayo ng konting stickers doon sa Ligaw para doon sa mga kababayan, para sa mga kapotpotan sa Legazpi. Eto, may kapotpot tayo rito. Andito na tayo sa Bato, Camarines Sur. O kapotpot natin sa Bato, Camarines Sur. Okay. Sa Nabua. Santiago yan. Yun, kapot-pot natin si Sir, taga Nabua pala siya, humahabol sa dito sa Bato, Camarines Sur. Yan, haba na itong kalsada papuntang Ligaw. Hindi na lang ako, diretso lang. Haba, ganda na to. Last pa na hangin. Hey, hirap, walang kaano. Walang kahalinginan. Sa loko lahat ng hangin. Ayan, dito na tayo sa Pulanggi. Tapos din yung mahabang stretch na yun. Ha! Pagod! Centro Mall, Pulanggi, Albay! Sir! Welcome to Pulanggi! Pa, nasa kilometer 492, mga kapot-pot natin! Pulanggi! Sir, good morning! Ano oras sa sir? 9:30. Kapot-pot sa Pulanggi. Oh, mga 8 kilometers na lang pala papuntang Ligaw, malapit na. Yung mga kapot-pot natin doon kanina, nahihintuan natin sa babay, nandiyan sa likod. Yun, welcome to Albay! Woo! Eh, yung mga kapot-pot natin, no? Woo! Yun, nakarating na tayo Ligaw. Dito tayo sa kaliwa, andiyan banda yung bahay ng lola ni Doc eh. Marami pa yata nag-aantay na kapot-pot dito ah. Ayun oh. Yun. Ayun. 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 Happy birthday! Happy birthday!
Yun, nakapagpa-selfie na tayo dito sa mga ano. Kapot-pot natin dito sa ligaw. Puntahan natin sila Doc doon sa banda ron. Pahinga muna tayo at makapag-regroup. Hala, ayos tayong bisikleta. Nakaparada lang, sumingaw. Tapanan naman, oh. Pero buti na lang din, hindi doon kanina habang sa mahabang ano. Ito yung bahay ng lola ni Doc, nasa kaliwa. Kaya may ligaw, West Auto Supply. Ayan. Oy, so far nakaka 500 kilometers na tayo. Selfie tayo rito sa ano. Nakatago eh. Andito pala sa ligaw ang 500 kilometers na Muhon. Muhon ba tawag dito? So mag-shout out. Shout out po. Ay. Kay sa GF ko. May GF ka? Ha? Alam niya ba? Alam niya? Ilan taon na ba? 13 po. 13? May GF ka na? Ilan taon GF mo? Inspiration lang po yun. Ha? Inspiration. Inspiration. Pero GF mo na, sinagot ka na. Alam na ng magulang. Talaga? Ba, iba ka. Ha, malupit ka pala. Inspiration po lang. Ha, ano pangalan GF mo? Mo? Ano pangalan? Alexa Nicole Bantoy. Yee-hee! Kapot-pot natin dito sa ligaw. Si Rene Retalo. Matinig to. Hi po. Ayun yung mayon, no? Natakwa pa ng ula, pero doon tayo pupunta. Ayun yung kawa-kawahin. Ayun ako, huma pala kami. Tulak na lang kita po, pag di mo kaya. Talaga? Ang taga-tulak sa amin, SPL. Ha? SPL. Ano SPL? SPL, sa mga bisiklista ng igaw. Ha? Ayun, dito tayo, kakanan, papuntang Kawa-Kawa. Kawa-Kawa Natural Park. Ah, dito pa lang. Kita na maganda yung mga hills dito. Ayun, dahil maganda ang tanawin dito, mag-drone tayo. Makita natin to. Sa Kawa-Kawa Hill. Pero dadaan muna tayo sa ano, vulcanizing at malambot na naman yung gulo ko. Hindi ko alam kung bakit. Nung kanina, habang nagpapahinga kami sa ligaw, bigla na lang sumingaw. Nakatambay lang yung bisikleta ron. Tapos pagsilip namin, punit yung ano, yung interior. Laki rin ang ligaw, ha. Kanina pa kami pumapadyak. Tapos, nasabihin ko pa lang, naligaw pa rin. Tapos biglang ginubatan na. Yan na, pasok na tayo ng ginubatan. Yo, pagpasok ng ginubatan, isang maiksing lusong. Kasi ito, mahabang banayad na makunat. Natin yung bulkang mayo, no? Ako, ma. Medyo mahaba pa yung oras natin. Sana mamaya mahawi yung ulap. Hoy, Mount Mayon! Time check, 1:39 ng tanghali. Dito na tayo sa Kamalig. Konti na lang. Makikita na natin ang Mayon. Ay, kita na pala. Pwede na yan. Ayun, no? Manipis na manipis lang yung ulap na bumabalot dun sa ano. Actually, hindi pala. Usok yun ang nagagaling dun sa Mayon. Hindi siya ulap.
Parang galing kami airport, ha? Welcome. Hey, kamusta? Hey, tara. Ano nangyari kay Sir Ronnie? Sumemplang? Ano nangyari, Master? Ah, nagsagi yung gulong. Pahinga ka muna, sir. Titignan mo. Namula, namula. Saka wala. Namula. Mama, dun saan. Tito. Aray ko. Bira na nga nagamit. Bira na nga magamit. Okay lang, sir. Gumagana pa ba yan? Ganda kasi nakatingin kami lahat dun sa mayon. Sinetsempohan namin na mahawi yung ulap. Oo, iba yung nahawi. Oo. Eh paano ba naman di ka mapapatingin dito? Ang ganda-ganda. Ay, 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 bisikleta ko yan. Arte na naman. Nako, arte na naman, oh. Yun, oh. Konting-konti lang ulit yung ulap dun sa ano, na nakatakip dun sa mayon. Ganda ng view natin. Oh, may mga kapot-pot pa tayo rito. Welcome to Alba. Thank you. Pwede, oh, may mga kapot-pot rin tayo dito. Hello. So, pagdating dito sa junction na to, kakaliwa tayo. Mga 2 kilometers na lang papuntang Sumlang Lake. Yun, napakaganda ng view namin ng mayon. Direktang-direkta. Woohoo! Mga kapot-pot natin dito sa ano? Ha, mga kapot-pot natin dito sa Kamalig, 10:30 pa raw sila nag-aantay. Grabe. Kanina po ang dami dito. Solid. Ayun, mer. Galing Naga. Oh. Kinanap namin kayo kanina eh. Umalis na kami, wala kayo kasi. Bye-bye. Thank you. Tara pa ulit. Shoutout! Uy, dati na ba itong malaking ceiling to? Parang hindi ko ito napansin nung unang punta ko rito, ah. Yun, papasok na ito ng Sumlang Lake. Yun, dito na tayo sa Sumlang Lake. Ah, sarado, wala yung mga tindahan. Bale, tambay na lang tayo. Yun, oh, ganda na view dito. Habang perfect pa yung ano, view natin ng mayo, picture tayo. Sasalisa tayo, punta tayong Kagsawa. Yun na, alis na kami dito sa Sumlang Lake. Sulit talaga yung view dito. Sinatsempohan pa namin kanina, walang kaulap-ulap. Ganda. Punta tayong Kagsawa. Ito rin kakalas yung dalawang kapot-pot natin na galing pang Naga. Yun, galing Sumlang Lake, mahabang lusong eh, salamat. Pahinga. Hoy, andito na tayo sa Giant Sili. Pangalawang Giant Sili, kanina meron isa ron eh. Dito. Thank you. Andito tayo sa malaking sili. Yun, nandito na tayo sa may Gagsawa Ruins. Ayan o, sa kaliwa. Yun o. O, may mga kapot-pot din tayo nandito, nag-abang. Hindi na kami tutuloy sa Gagsawa pala, sarado raw dahil nung binaha, hindi pa nagbubukas. Ay, salamat mula Sumlang hanggang dito. Puro lusong. Kaya hindi tayo nahirapan, pahingang-pahinga na. Dito tayo, pakanan.
Sa junction to, kanan tayo. Daragal, bay! Namiss ko itong lugar na to. Woohoo! Dito kami inaabot ng gabi, naghahanap ng sasakyan. Mabalik lahat ng alaala ko nung ride namin dito sa Bicol ng February. Tambay muna kami ngayon sa gilid ng kalsada. Yung Royal Manila na una na, naantay namin si Ronnie. Nasaan ka na, Batman? Magawal na si Ian sa alup. Ano yun? Mamatay ka na sa gutom. Gutom na ako. Malapit lang ako, nakakopya kita. Sa may Bicol University, nag-aabang kami kasi kakain na tayo. Over. Ano, dumating na si Ronnie. Tara, let's eat! Dito tayo sa kainan. Dito tayo sa tapat ng Bicol University. So, nakapasok na tayo ng Arco ng Legazpi. Ah, ngayon pala kayo magtatanghalian, Mandaroon, konti. Oh, diretso na tayo yung Legazpi Boulevard. Doon na tayo kakain, sarado na yung mga kainan dito ng ano. Woo, hello Legazpi. Namiss ko yung Legazpi. Very memorable tong lugar na to. Malapit na kami sa dagat, naamoy ko na. Ang wipo lansan eh. Ayun, yung dagat na yun, oh. Ay, salamat, presko. Tanggal pagod ko, pero yung kutom, hindi. Ah, ang ganda. Ang ganda ng Bicol. Bango. Amoy dagat. Sarap mag-bike dito sa tabing dagat. Woohoo! Doon tayo kakain, Bandaroon. Nandun sila, nakita ko. Ikutan lang natin tong Legazpi. Ayun, ayun sila, oh. Oh! Ano ba kayo nahanap, ah? Hello, Dok! Ano ba kayo nahanap, ah? Dito lang pala kayo. Dok, permahan mo naman yung jersey ko, Dok. Ayun, oh. Umabot sana ang sticker. Ito na yung last stop natin. 1,000 na stickers ang dala namin. Gusto na ito. Plus na ito. Plus 200 na yun. 1,200 stickers. Ito na lang yung titira. Dala lang. Maraming salamat po, ah.
Yun, uwian na. Kargahan na ng mga gamit-gamit. So, punta lang tayo dito sa gilid ng ano, dagat. Tignan lang natin mabilis. Tapos tatapusin na natin itong vlog natin. Yun, dito tayo. Sa tabi ng dagat, kasama ang kapot-pot na Bicolano. Itong mga to. Yo, bago tayo tuloy magtapos, pakilala natin yung mga galing Royal Manila. Simulan natin kay Dante. Yan, hello po. Steve. Ay, hi. Thank you sa mga taga Bicolano na nag-welcome sa amin dito. Si Ronet. Mark. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapot-pot na nag-welcome po sa amin dito. Good. Nga pala, ito, unang-una sa lahat, maraming salamat sa Team Royal Manila, especially kay Sir Colgan Ikanal. Sir, maraming salamat at saka lalong-lalo na sa Team Apple na pangmalakasan. Sir GK! Ayun, maraming salamat po sa Panginoon at ligtas kami nakapunta sa Bicol. Maraming salamat po dun sa lahat ng grupo ng samahang samahan ng Team Apple at mga nanalangin na maging safe kami. Etong Bicol ride sa isang gabing inuman lang namin ni Sir Ian Linano to eh. Kasi sabi ni Sir Ian, gusto niya para magkaroon ng isang birthday ride eh. Sabi ko mag-Bicol tayo. Ayun, natuloy. Si Estra, next time magpakagaling ka, huwag ka na magkakasakit para makahap. Kasi si CK next year kailangan kumpleto na tayo. Okay? Pati si Jen. Hindi mo makakalimutan ang matandang kasabihan. Kasabihan ng mga Kastila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, susunod! Ay, hindi mag-skip ng us. Mag-subscribe!